Hello, welcome back sa ating channel, ang Sips Peter TV. At binabati ko lahat yung mga nag-subscribe sa akin at sa hindi pa nag-subscribe na sana nasa maganda kayong katawan at kalusugan. At sana po mapipindot nyo yung subscribe button sa baba upang madagdagan ang ating mga subscriber, dahil ang channel na ito ay kapag nag-monetize na ay itutulong natin sa ating mga kapwa kabakal na nawala ng trabaho dahil sa pandemiyang ito, dahil yung mga kumpanya nila ay hindi pa nagbubukas. So ulitin ko, ang kikitain natin dito pag ito'y na-monetize na, itutulong natin sa ating mga kabakal at sa ating mga kapiter na nagtatambay dyan sa kalaw upang mapakain natin o kahit ano lang maibigay natin, kung ano lang maabot sa ating makakaya. Dahil ang channel na ito ay hindi pa na-monetize gawa nung nasa 500 plus pa lang ang subscriber. So ang required sa YouTube, kailangan siyang magkaroon ng 1,000 subscriber at saka 4,000 hours viewers. So ito na ang pagkataon natin upang matulungan natin ang ating mga kabakal pag-ipindot sa subscribe. Okay, nandito na yung tubo. Ang gagawin natin dito ay papalitan natin ng bago. Since wala tayong plansa na available, ang luma pa rin plansa ang ibabalik natin at saka yung dalawang eccentric reducer. So anong gagawin natin dito, i-wielding natin yung plansa at gagawa natin ng grease at kakatingin yung tubo na pumapasok doon sa plansa. At itong plansa, nakikita niyo yan, hindi ko nagagamitin yan. Ang gagawin ko, idiritso ko na hanggang doon sa may eccentric reducer. Yan, ang wala na to, alisin ko na yan. At itong malaking plansa na yon, yung 200A, ibabalik pa rin natin yan dahil wala tayong available dito sa barko. Ang style na din dito, yung makaluma pang style, yung lumang plansa, i-wielding, tapos lagyan ng press. Pagkatapos na lagyan na lahat, kakatingin ng acetylene at ganun pa rin ang igagamitin. Papasok lang yung bagong tubo dun sa plansa. At ito naman, mayroon siyang degrees na 5 degrees na medyo kurba. Makikita nyo man dyan na ang tubo hindi sa straight, medyo nagpo-curve. 5 degrees ang kurba niyan. Ano, 5 degrees. So ngayon, ang gagawin natin dito unang-una, at i-wielding ko na to lahat ng plansa, i-wielding ko na, lagyan ng grease. So panoorin nyo. At ito na yung tubo, natapos ko na sa loob ng dalawang araw. Medyo matatagalan ako gawa nung hirap gnutin tong tubo na ginamit ko dahil napatungan ng mga maliit na tubo. So ito na yung ginawa ko, binali ko yung plansa na luma at saka yung eccentric reducer ng dalawa, ibinali ko rin. At lahat ng plansa to ay binali ko, maliban lang sa mga tubo na pinalitan ko na ng bago. Ang binali ko lang dito, itong plansa kabilang dulo at saka yung sa gitna, binali ko at saka dalawang reducer. Ngayon pinalamig ko dahil igagrind ko na, medyo mainit pa, kakatapos lang. At ito yung nagawa ko na tubo na pinakamahabang nagawa ko to. Ngayon ako nakasubok na ganitong kahabang tubo. Pinalit ko din dito ang itong 6 inches na tubo ay galvanized na tubo na schedule 80, saka yung black iron na tubo o tinatawag na BI5 ay schedule 80 din yan. So after nating natapos yung tubo, inaangat natin sa crane upang ito'y kakabit na sa dating posisyon. At ngayon, hindi tayo makapag-video doon sa kubirta. Hanggang dito lang tayo mag-video nito. At kung magkaroon man tayo ng video pa, ay dito na lang. Dahil hindi naman tayo, pinagbabawal na tayong mag-video doon. Pwede tayo mag-picture gamit ang intensicalisip na photo camera. Yun lang. At ngayon, nakikita nyo sa taas, nilapag na namin upang dadalhin na yan
papunta doon sa pagkakabita namin. At ito ay natapos ko sa loob ng 2 araw. Tulad nung sinasabi ko sa inyo na pag ganitong style na ibababa yung tubo, matagalan talaga, di katulad nung gumawa tayong bago mas mad. At pagkatapos nating kinabit, ito na yung nagiging resulta niya. At wala naman tayong nakitang problema at ngayon ay na primera na. At ito yung picture lang to. At marami pong salamat.